Ayan mga kaibigan, nilagay ko na yung rooster natin na golden lace or pink tone. So ayan o, pulang-pula na yung mukha niya o. Ayan mga kaibigan, magandang araw muli sa inyong lahat. So andito muli tayo sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So bali, papakita ko sa inyo yung mga update sa ating mga alagang manok. Tapos maglilinis ako ng mga bakante nating grower cage. So nasa labas ng mga roosters natin, ayan kung napapansin nyo, nandun sila. So maliwalas dito sa ating hallway, pati na dyan sa mga breeding pen. Dahil nga nung nakaraang vlog, napalitan na natin ng buhangin. So samahan nyo ako mga kaibigan para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga good practices na dapat natin gawin sa ating mga backyard. So dito nga pala sa mga golden lace or pink tone hens natin. So tatlo na silang umiitlog mga kaibigan. Nung nakaraang araw, may dalawang itlog ang nakita. Tapos kinahaponan may isa. So baka i-breed ko na sila, ibaba ko na ngayon yung rooster dito. Mahuli na yung mga Brahma natin at mga Rhode Island Red dahil hindi pa sila nangingitlog. Ayan kung mapapansin nyo yung hen natin, nagdi-nesting dyan sa buhangin. So hindi ko pa kasi sila nilalagyan ng nesting basket mga kaibigan. Ito pala yung sinasabi ko mga kaibigan na grower cage na lilinisin ko. So dito galing yung ating dalawang Colombian Blue and then dito sa kabila yung ating mga Golden Lace or Pink Tone hens. Kaya lilinisin ko muna bago mag-transfer ng ating mga 3 months at going 4 months na mga manok. So para maluwag yung gagalawan nila at sigurado tayo na malinis at walang mga viruses o mga bakterya na naiwan dyan. So itong mga Wyandottes natin, ilalagay ko na doon sa tabi ng Buff or Pink Tone hen. So babakantihin ko din ito para mapaglagyan natin ng mga pinapalaki natin. Dito nga pala sa mga Brahma hens natin mga kaibigan. So malapit ko lang i-breed itong Gold Partridge tsaka yung ating Salmon Splash. So pulang-pula na yung mga mukha nila at maganda na yung mga katawan. So nakikita nyo naman kahit sa video malalapad sila. So kapag hiniwalay ko itong ating Salmon Splash, so yung dalawang Colombian Blue natin doon, tatanggalin ko, ililipat ko sa scratching pen ng mababakante kapag nilipat ko na yung mga rooster. Tapos doon yung ating mga salmon, yung one pair. So bali Brahma, Golden Lace, tapos Brahma ulit yung ating mga Gold Partridge. So dahil hindi pa nga natatapos yung dulong kulungan, yung may brooder doon, so tiyaga-tiyaga muna tayo sa paglilipat. So kailangan lang focus tayo sa ating ginagawa para maganda pa rin yung magiging resulta. So dito yung sinasabi kong paglilipatan ko doon sa ating mga Wyandotte mga kaibigan. So ito yung dulong kulungan, so ito yung mga Buff or Pink Tones natin. So bakante kasi ito, lilinisan ko lang yan, ayusin, i-disinfect para ma-occupy ng ating mga manok at makapag-adjust tayo ng maayos para yung mga pinapalaki namin ay lumaki ng maayos at hindi masikipan. Ito pala yung mga grows namin mga kaibigan. So meron tayong Rhode Island Red na going 2 months, pati yung ating Gold Partridge. So meron tayong Rhode Island Red na going 4, tapos Gold Partridge na going 4 din. So masikip na yan dyan mga kaibigan. So kung napapansin nyo, tumatama na yung ulo niya. So kailangan mailipat ko sila ng mas maluwag, pati itong ating Gold Partridge na hen. So kaya kailangan mag-adjust, kailangan maglinis para hindi mabansot yung ating mga manok sa ating mga kulungan. So mahalaga kasi na nakakagalaw sila ng maayos para hindi nare-restrict yung paglaki nila. So kahit natama yung pagkain natin, kung masikip naman yung ginagalawan nila, eh nakokontra din yung magandang program natin. Bago tayo magpatuloy mga kaibigan, ayan may umitlog na doon sa ating mga Golden Lace or Pink Tone hens. So ito nakisiksik lang dyan, ito talaga yung umitlog dyan. Ayan o, so napakaganda nila. So halos lahat kasi sila umuupo na mga kaibigan kapag nilalapitan namin, lalo na kapag papakainin sa umaga. So bago matapos yung video natin for today, so ibababa ko na yung rooster natin. A few moments later. Ayan, nailabas na pala namin tong grower cage na to mga kaibigan. So binasa ko na yan ng tubig na may sabon. So binabad ko muna para maya maya pwede nating isisin para lumambot yung mga dumi at mas madaling linisan. So pagkatapos nating banlawan, i-disinfect naman natin ng Protect Plus para siguradong walang mga viruses o germs o bakterya na naiwan dyan ng ating mga manok na binaba. So lilinisan ko rin yan mga kaibigan. Kung nakikita nyo, marami ng build up ng dumi. Ayan, namuo na. Tapos tatanggalin ko yung ibang bato. So kinulang kasi yung buhangin natin. Ayan, hanggang doon lang sa huling kulungan natin na hindi pa nagagawa. So kailangan to malagyan din para hindi bumaho. Kasi kulay itim din yung lupa. So dyan kadalasan nagmumula yung mga mabahong amoy dahil hindi madaling matuyo yung mga dumi nila. So pati dito sa kabilang cage, yung build up ng dumi masyado na rin marami. A few moments later.
Ayan mga kaibigan, so natanggal ko na yung mga dumi dyan, pati dito sa kabilang cage natin. So ayan, nalinisan ko na. Nalinisan ko na rin pala itong grower cage natin mga kaibigan. So ayan, kung mapapansin nyo, nawala na yung alikabok at saka yung mga tahi sa loob. So ang layo na ng itsura nung nilabas namin. So papatuyuin ko pa yan and then spray ng disinfectant para pwede na natin ibalik doon at makapag-transfer na tayo ng mga grows natin. Ayan, bakante na yung ating isang grower cage dito sa part na to mga kaibigan, yung pinaglalagyan natin sa mga Wyandotte. Tapos nandyan na rin sa loob ulit yung ating grower cage na nilinisan ko. So ayan, maliwalas ng tignan mga kaibigan. So pwede na natin ibaba dyan yung mga grows natin na nasa rabbit cage. So para mas maluwag yung gagalawan nila at mas makuha nila yung tamang paglaki. So bali itong tatlong roosters natin, ililipat ko doon sa kulungan ng Wyandotte. Tapos babakantehin ko ito, lilinisan ko. Paglalagyan ko din ng mga grows natin na iba. So magbibigay muna ako ng snack nila mga kaibigan sa ating mga breeders, yung ating mulberry leaves, bago tayo maglipat ng ating mga grows. So bigyan muna natin ng merienda yung ating mga hens, tapos yung mga breeders natin. So maganda yan na may source sila ng forage mga kaibigan, para kahit hindi natin sila bitawan ay okay lang. So ang case kasi dito sa amin, napapalibutan to ng tubig, kaya hindi advisable na lagi silang papakawalan. So yan na lang yung ginagawa ko para makakuha pa rin sila ng nutrients mula sa dahon. So sinanay ko sila dyan kaya wala akong problema. So kapag mag-i-introduce kayo ng forage sa kanila, talagang sa simula yan hindi nila masyado papansinin. Pero once na nakasanayan na nila, ayan, uubusin talaga nila yan mga kaibigan. A few moments later, nakapaglipat na ako. So kaya mas light yung kulay nito mga kaibigan, UK cross sa vintage line. Compare doon sa Mohawk cross sa UK line, mas maganda yung kulay nila dahil yung Mohawk na rooster ay dark na dark. So same dito sa dalawang to. So ito yung kapatid nitong mga rooster na nandito sa abila. Pare sila ng kulay. Kung mapapansin nyo yung ating Mohawk line, no? Sobrang kintab at dark ng balahibo. So mga nireserve ko yan para gawing future breeders. Pagpipilian ko para pwedeng gawing broodcock. Naging maganda naman yung pagpapalaki ko sa kanila. Tatangkad mga kaibigan. So nando yung dalawang hen natin. Ayan sila yung maganda. Dalawang pulit yan. So 4 months old na yan mga kaibigan. Tapos nandito pala yung galing dun sa plywood na brooder natin sa loob. Yung mga Brahma. Tatlong salmon splash. Tapos dalawang gold partridge. So going 2 months na itong mga to mga kaibigan. So dito naman sa kawayan na grower cage. So 4 na Rhode Island Red, tapos isang gold partridge na hen. So sila yung nandun sa mga rabbit cage natin. So nilagay ko sila dito para maluwag yung gagalawan nila at hindi sila mabansot. So balikan na natin yung ating mga gold lace or pinkton hens mga kaibigan. So ilalagay ko na yung rooster nila para may simula na nating ma-breed. Ayan mga kaibigan, nilagay ko na yung rooster natin na golden lace or pinkton. So ayan o, pulang-pula na yung mukha niyo. So indikasyon yan na nasa magandang kondisyon siya, kaya pwede na natin silang i-breed. So hintayin natin kung sasampahan niya yung mga hen natin. So, napakalaki ng rooster natin mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, hindi natin na timingan na sampahan ng rooster yung mga hen natin. So update ko na lang kayo sa susunod. So ayan, binigyan ko din sila ng meriendang mulberry leaves. So sana nag-enjoy kayo sa video natin for today mga kaibigan. So paalala lang, pag magbe-breed kayo, kailangan healthy at nasa tamang kondisyon ang inyong mga breeders, ang inyong mga manok, para maging maayos yung kanilang pagbe-breed. Malalakas ang kanilang mga ipro-produce, magagandang sisiw, at hindi sakitin. So maraming salamat mga kaibigan. Hanggang sa muli. God bless us all.